Formal lang naghain ng reklamo ang mga divisoria vendor laban sa ilang opisyales ng pamahalang lungsod ng Maynila sa tanggapan ng ombudsman dahil umano sa paglabag sa Republic Act No. 3019 na kilala rin bilang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang buong detalye ng balitang ito ay hatid sa atin ni Cherry Light Live. Cherry, magandang gabi. Magandang gabi, maaga pa lang ay nagtungo na nga sa Office of the Ombudsman sa Quezon City ang mga kumakatawan ng mga opisyal ng Divisoria Public Market Credit Cooperative para nga magsampa ng reklamo laban sa mga opisyal ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Kami po sa Divisoria Public Market ay nagsampa ng kasong graft and corruption laban po kay Mayor Francisco Escumoreno Dumagoso, Vice Mayor Hani Lacuna Pangan, Councilor Joel Chua, Councilor John Isip, Councilor Secretary to the Mayor Bernie Ang, Assistant Secretary to the Mayor Letlet Manuel Sarkan. Ang kooperatiba ay binubuo ng mga market vendor, stall owners, awardees at manggagawas at basement area ng Divisoria Mall na mahigit 100 aktibong miyembro at empleyado. Paliwanag ng grupo, ang mga miyembro ay ginawaran ng kanikanilang pag-upa sa mga itinalagang stall mula pa noong 1992. Mula noon ay nakikibahagi na sa mga aktibidad sa pamilihan ng wet market and dry goods section ng Divisoria Mall sa ilalim ng kontrata sa Link World Development and Construction Corporation Incorporated hanggang sa taong 2046. Ayon kay Celeste Nicolas, ang fresh chicken at seafood vendors sa Divisoria Market, bayad sila ng 2 taon renta para sa arawang bayad na 50 pesos na napupunta sa Manila City Hall at 50 pesos naman para sa maintenance ng Divisoria Market kahit noong kasagsagan ng pandemya. Dagdag pa ni Nicolas, sa pilitan umano silang mga vendors na pinapipirma sa kontrata na hindi pinapayagang mabasa, picturan o ilabas ang kopya ng kontrata ng bagong may-ari ng Divisoria Market. Tumaas din anya sa 180 pisong kada araw ang binabayaran nila para sa City Hall at maintenance ang lahat ng mga vendors na umaabot sa 26,000 o may kabuang 23,400,000 kada taon ang kinikita ng lokal ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Opo, tama po. Talaga pong nangangamba po kami dahil kagaya nga po ng sinabi ko kanina, pinibigyan po kami ng deadline nung nakabili na hanggang April 30 pumirma kami dapat sa kontrata. Dahil daw po pag hindi nga po kami pumirma, by May 1 daw po, isasarado mga pwesto namin. So saan po kami magtitinda nun? Giit naman ni Aida, pinagbabawalan din at ipapahuli kung sila ay magtinda sa labas ng Divisoria Public Market sakaling mawala na sila ng pwesto sa loob ng Divisoria Mall. 35 years akong nagtitinda pero mahigit pa roon. Doon ko pinag-aral yung anak ko. Doon ko pinag-aral ang mga apo ko sa mga private school. Ngayon mawawala na, hindi ko na makaya magpaaral ngayon. Tinakon niya ng pandemic, tsaka niya binenta. Hindi na siya naawa sa amin. Wala kaming kaalam-alam na binenta niya yung ano, yung Divisoria Public Market. Matatandaan, nagpasaklolo ang mga maninindas sa Divisoria Mall nang makatanggap sila ng liham buhat sa Market Administration Office noong November 11, 2020 at ipinagbigay sa kanilang kaalaman na isasara ang Divisoria Public Market upang magbigay daan sa gagawing construction sa bagong itatayong gusali sa Binondo, Manila. Ayon sa mga vendors, nagulat na lamang sila na naibenta na pala ng naturang palengke sa Festina Holdings Incorporated sa halagang 1,446,966,000 ng lungsod ng Maynila. Sa ilalim ng Resolution No. 180 Series of 2020, ang Konseho ng Lungsod na kinakatuan ng Assistant Secretary to the Mayor Manuel Sarkal, sinabi nito na ang ari-arian na nakarehistro sa ilalim ng TCT No. 10319 ay pawang mga patrimonial property na ibinenta ng hindi dumaan ng public bidding. Ang pagbenta ng Divisoria Public Market ng sangguniang lungsod ng Maynila ay umanong isinagawang walang public consultation sa Divisoria Public Market vendors. Ang Resolution No. 258 Series of 2020 na inindorso ni Konsehal Chua ay nagbigay pabor sa Festina Holdings Incorporated na pagtatayo ng 50 palapag na commercial ng gusali. Malapit na po ako mag 60 years old, hindi ko naman po pinabayaan ang nabuhay ng aking nanay. Pinagyaman ko po, nagtitipid po ako, tinitipid ko ang aking sarili. Nag-aaral din po ako para sa business management doon sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman para mapaunlad. Pero all of the sudden, sa panahon pa po ng pandemic, kukuhain nila yung tindahan namin. Hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng kalakasan.
Hindi ko alam kung paano nila nagagawa sa kapwa-tao nila yon. Tao rin naman kami. Para naman kay Manila City Administrator Felix Espirito, welcome pa rin sa kanilang ginawang paghahain ng reklamo ng mga naturang vendors sa Office of the Ombudsman. That's the right. Okay lang. Welcome. We are not hiding anything. We did not do anything wrong. Everything is above board. Kung hindi sila nasisiyahan, that is their right. Okay lang. Giit pa nito na ang ginawang pagbebenta ng Manila El Chillo sa naturang pamilyan ay ginamit bilang pondo para sa implementasyon ng Cities Action Plan laban sa COVID-19 at iba pang mga programa ng lusot at hindi personal na ginamit para sa pangangampanya ni Manila City Mayor at Presidential Aspirant Isko Moreno Dumagoso. Yeah, to fight the pandemic, that is the reason why we were able to build a 340-bed hospital in front of the Quirino Grandstand. That is the reason why we were able to give enough medicine to all the patients affected by COVID-19. That is the reason why we were able to improve the 6 hospitals that we have designed to cater to all COVID patients. Samantala, Kyle, nanindigan pa rin si Administrator Espirito na bukod sa Divisoria Public Market ay wala nang naibentang patrimonial property ang Manila LGU at duman ito sa legal na proseso at isinapubliko niya ang pagbebenta ng naturang palengke. Para sa Pilipinas Kumahal, balik sa iyo, Kyle. Maraming salamat, Jerry Light, sa detalye.